araw. Ako po si Joe Lance Melegrito mula sa 10 Innovator. Ngayong araw, magbibigay ako ng ligtas tips tuwing may kalamidad. Kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos. Ngunit ano nga ba ang kalamidad na maaari nating maranasan? Ito ay ang bagyo, lindol, pagbaha, landslide at pagputok ng bulkan at marami pang iba. Ako po'y magbibigay ng ligtas tips bago, habang at pagkatapos ng lindol. Bago ang lindol, hindi gumanood ng balita upang maging alerta ka at alam mo ang gagawin mo bago ang lindol. At maghanap ng masisiluman o natatiguan na hindi malapit sa mga bagay na maaari kang matamaan. Habang lindol, gawin ang duck, cover, and hold. At huwag magalanta o magpanik. Pagkatapos ng lindol, lumabas sa iyong pinagsisiluman ng maayos at maaari ikay pumunta sa evacuation center. Dapat gawin kapag may pagbaha. Bago ang una, alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Ikalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas dahil sa baha. Ikatlo, makilhok sa mga pagsasanay at paghahanda ng komunidad sa baha. Ikaapat, siguraduhin ligtas ang iyong tahanan, yakyat ang mga mahalagang kagamitan sa mas mataas na lugar. Ikalima, bago lumikas, isarado ang mga main switches ng kuryente, tubig at tangke ng LPG. Ika-anim, ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. At panghuli, kapag inabisuan ng inauupulan, mabilis na lumikas sa mataas at ligtas na lugar. Una, manatili sa loob ng bahay at patuloy na makinig sa ulat ng panahon. Ikalawa, huwag hawakan ang mga kagamitang dekuryente kung ikaw ay basa o nakatayo sa tubig baha. Ikatlo, huwag lumangoy o mamangka sa umaapaw na ilog. Ikaapat, huwag tumawid ng sapa o ilog kung lagpas tuhod na ang tubig. At panghuli, huwag maglakad o magmaneho sa lugar ng baha. Katapos ng pagbaha, lisanin lamang ang evacuation area kapag ligtas na ayon sa kinauukulan. Ikalawa, ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga natumbang puno at poste ng kuryente o mga linya ng tubig at telepono. Ikatlo, siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ikaapat, suriin ang bahay kung may mga nasira at ipaayos ang mga ito kung kailangan. Ikalima, siguraduhin malinis ang pagkain at inumin tubig. At panghuli, itapon ang naipong tubig sa mga lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok. Sumako naman po tayo sa mga dapat gawin kapag may bagyo. Pag-gawin kapag may bagyo. Bago dumating, una, alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkalikasan. Ikalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Ikatlo, suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ikaapat, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ika-anim, ilikas sa mga alagang hayop sa ligtas na lugar. At panghuli, kapag inabisuan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Habang bumabagyo, una, manatiling mahinahon. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Ikalawa, umiwas sa mga salaming bintana. Ikatlo, gumamit ng flashlight o emergency lamp, maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera. At panghuli, patayin ang main switch ng kuryente at bulb ng tubig. Katapos ng bagyo, una, hintayin ang abiso ng kinauukulan ng ligtas nang bumalik sa tahanan. Ikalawa, umiwas sa mga natumbang puno na sirang gusali at linya ng kuryente. Ikatlo, itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok. Ikaapat, maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay. Ikalima, siguraduhin walang basa o nakababad na outlet
Emergency Service. Maraming kalamidad ang maaari nating maranasan. Kaya laging maghanda, magdasal, magmataranda, at magtulungan. Yun lamang po at maraming salamat.